So, yun na. Preliminary question ko kanina, na ang isang taong mamamahayag, pag walang sapat na batayan, ay isang sinungaling. Sinang ayuna niya. Dahil, ang pitong punto niyang isinulat ko, walang batayan kahit isang talata. Sariling opinion lang sa kanya. Ibig sabihin, inaamin niya sinungaling siya na mahayag. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in the hand. Ikaw, Brata, meron kang gusto itanong kay Mark Umbaw? Okay, mayroon. Okay, 10 minutes. Medyo maos ang boses. 10 minutes. Okay, magandang gabi sa iyo, brother. Mark Umbaw. Sige, tuloy lang. Preliminary question. Sang-ayon po kayo na ang isang taong mamahayag pag walang batayan ay isang sinungaling? Pakiulit. Sorry, mahina yung boses nyo. Ano sabi nyo? Sang-ayon po kayo na ang isang taong mamahayag na walang batayan ay isang sinungaling? Walang katayuan? Batayan? Batayan. Nandoon din ba? Hindi ba niya maklarong resisto? Batayan? Oh, yes. Yun. Sang-ayon po ba kayo na isang taong mamahayag na walang sapat na batayan ay isang sinungaling? Yes, na yes. Kaya nga yung kumpisal sa pare, na lumapit tayo sa pare, eh malaking kasinungaling kasi walang basihan. Yes, na yes. Okay. Namin mo walang batayan. Ang unang punto, may pitong punto po kayo, pero kahit isang talata, walang talatang binanggit. Sabi mo, hindi biblical ang kumpisal at hindi aral ng mga apostol. Ang tanong, saan mabasa na ang kumpisal hindi biblical at hindi aral ng apostol? Kapatid, ang malinaw sa pahayag ko, yung kumpisal, biblical, yung pare. Objection do. Yun ang tanong ko dahil namayag siyang walang kapit kahit isang talata, walang batayan. So sabi mo, hindi aral ng mga apostol yung kumisal. Saang talata mabasa na yung kumisal ay hindi aral ng mga apostol? Yes, marami. Galatians, ano ba yun? Sabi niya yung mangaral kayo ng hindi namin pinangaral, sumpain. Oo, kasi hindi pinangaral yan eh. Objection. Pinangaral yung lumapit kayo sa pare sa kapatawaran ng mortal sin, ha? Ng mortal sin. Brother, kayo. Objection, Brother Jando. Ayos na wag, Brother Jando. Hindi pala ako naririnig. Sige, go ahead. Okay. Sabi niya na ang kumpisal ay hindi aral ng mga apostol. Saan yung talata mabasa na ang kumpisal ay hindi aral ng mga apostol? Sige, Brother Mark Umbaw, ibigay mong talata ng ang kumpisal ay hindi aral ng mga apostol. Yung ano yan, Isaiah, Isaiah, anong Isaiah, aral, saan basa na hindi aral ng apostol? Kumbaga, sa New Testament kukuha ng talata? Sige, ano na lang, yung tanong, yung talata yun, na, may iniisip kasi akong talata, hindi ko ma-recall yung talata. Alam yung talata na, ano, na, yung mga aral. Yes, yes, ano yan, brother? Para manali na, I'm sure na walang talata yon. Kung mabasa ko. May talata ko, objection, kaibigan, objection, ano, moderator, objection. Wait lang, brother, wait lang. May ano pa si brother Tata, ano yung brother? Para madali, dahil wala siya bigay na talata, kung mabasa ko,
na may aral ang mga pusol ng Kongresal. Kung mabasa ko, alin ating panuluhan? Kasi na-challenge mo siya sa isang showdown. Opo, dahil wala siyang ibinigay na talata. Okay, so anong showdown mo, brada? Kung aking mabasa na ang Kongresal ay aral ng mga pusol, alin ating panuluhan yung hindi mabasa o ang sa aking mabasa? Ah, sige. Ano mo kung ba may challenge si Brother Tatal to, tatanggapin mo ba itong challenge yes, niya? Yes, ano ko yun, i-call ko yung challenge niya. Siguraduhin niya, ganito ang nasa talata. Ah. Okay? Ganito yung nasa talata. Okay. Okay. Lumapit kayo sa mga pare para mapatawad objection, ang mga mortal sin niyo dahil kulang ang ginawa ni Yahushua sa cross of Calvary. Hoy, umbaw! Call ako doon. Umbaw! Nag-call na si Brother Mark Umbaw, brata. Bigay mo talata, brata. Okay. Dahil yung ano niya, payag niya, ang magpalusol siya, mga pari, ang apusol ang binanggit niya. Okay lang. Bigay ko ng talata, gawa, pakibasa lang, mayroon kayong The Voice diyan, Daniel Jando, gawa 19:18. Wala akong The Voice dito, pero basahin lang natin sa ano. Sa Biblia ko sa cellphone kasi yung cellphone ko lang may The Voice eh. Okay, pag-alasan ano yung brata? Gawa? 19:18. Ano, gawa? Ano yun? Gawa 19:18. 19 verse? 18. The Voice. 19:18 sa The Voice Bible. Okay, tingnan ko sa The Voice. As a result, a number of people involved in various occult practices came to faith. They confessed their secret practices and rituals. Okay. Yan, confess. Mabasa ko na may lumapit galing Sabia, Samaria, sa mga apostle at nag-confess sila sa mga apostle. Alin natin panalawalan yung sa iyong hindi mabasa o sa aking mabasa? So ang tanong ni Brother Tata, may nabasa siya sa The Voice Bible na ang mga occult practitioner nag-confess sa mga apostles. Ang tanong niya, sino ba ang dapat paniwalaan, siya na merong nabasa o ikaw na walang talata? Akong walang talata. Ako dapat paniwalaan kasi mali ang pagkaunawa niya din sa talata niya. Wait lang. Sabi niya siyang dapat paniwalaan kahit wala siyang talata kasi yung binasa mo raw mali ang pagkaunawa. Okay. Basahin natin, kaibigan. Basahin mo sa The Voice Bible. Acts chapter 19 verse 18. Malinaw dyan, kahit ulit-ulit, balibalik rin yung talata, kaibigan, wala kang mababasa dyan na nagbigay ng absolution, inutos na lumapit sa pare para mapatawad ang mortal sin. Hindi absolution ang topic na yun. Sinabi na nga ni John Ray kanina, hindi absolution ang topic eh. Ang topic, kumpisal sa pare. Kaibigan, moderator, kaya ako minamalian ang kumpisal sa pare dahil nagbibigay sila ng absolution. Wala namang masama kung mapumpisal ka kahit kanino eh. Ang kasalanan so, ng pare... Tinatanggap mo na ngayon. Wait lang. Laruin ko lang. Absolution. Tinatanggap mo na ngayon. Napatunayan nga ni Brother Tata sa Biblia na ang mga occult practitioner nagkumpisal sa mga apostol. Tinatanggap mo na yun. Yes na yes, pero hindi ko tinatanggap na tama ang aral ng kumpisal sa pare na nagbibigay ng absolusyon. Ulitin ko ha, yung aral sa kumpisal ng mga pare, yun ang tinatanggihan ko dahil nagbibigay sila ng absolusyon. Kaya hindi dapat, na dapat sa Diyos lang yan nang gagaling. Walang karapatan ang pare magbigay ng absolusyon dahil ang Diyos lang ang dapat may karapatan. Yung kumpisal sa pare, sabi ko nga meron, pero walang kabuuan ng tamang... Kaya pinagtagpi-tagping talata eh. Yun na nga bro. Uy, teka lang. Inaamin mo na, brata, inaamin na niya, brata, na merong ang kumpisal sa pare sa Biblia. Yes. Ngayon naman, ang itinatangin na naman niya, yun namang absolusyon, brata. Yes. Yun yung aral niyo eh. Sabi. Yun yung aral niyo. Sabi mo, Brad, huwag ka lang mag-high blood dyan. Ha?
sabi mo, yung aral na kumpisal ay hindi aral ng mga apostol. Sa ngayon, nabasa na may mga lumapit sa mga apostol at nagkumpisal, letra for letra, verbatim nagkumpisal. Yung mga apostol na nagkumpisal sa mga apostol, aral yun ng mga apostol, hindi. Hindi ko, wala masabi aral yon, pero ginagawa nila. Pero asigurado, kaibigan, asigurado ko, walang absolution doon. Ang kinokontra ko, kaibigan, yung kabuuan ng kumpisal, aral ng kumpisal ng pare, lumuluhod. Ama, objection, matawag objection, sa pare, sir. Ama, lumuluhod. Kasi bibigyan na yan, namimiloso po ka na, umbaw. Namimiloso po na yung isa yung umbaw, eh. Inamin mo na nga na nagkumpisal lang mga occult practitioners sa mga apostol, tapos mamimiloso po ka pa dyan. Mr. Moderator, di ba ang linaw sa opening presentation ko pala, tinatanggap ko ang kumpisal, yung pare, yung ano, lahat yan, ay lahat biblical, pero hindi sa isang talata. Confession sa pare, pwede magkasama, yes. Kapatawaran, tsaka confession, pwede magkasama, yes. Pero walang pare, hindi yan isang talata. Kaya nga, okay. Nililinaw ko. Anong walang pare? Sige, follow up, brother. Sinayon ka na may nagkumpir sa mga apostol, pero total ka dahil hindi sa pare. Ang tanong, ang mga apostol sa pare, hindi. Lahat nga tayo pare, eh, kaibigan. Ang sinasabi kong kapatawaran na binigay sa kanilang authority. Wait lang, time pause muna. Hoy, categorical question. Tinatanggap mo ba na pare ang mga apostol, yes or no? Yes, tanggap na tanggap. Pero ang sabi ko nga kay kaibigan, Mr. Moderator, ang sinasabi ko, yung binigay na authority sa kanilang magpatawad, hindi para pasunurin ang Diyos sa kanila. Na kahit na nagsisinungaling na humihingi ng tawad sa kanila, hindi nila nababasa na nagsisinungaling yung humihingi ng kumpisal sa kanila. Pinapatawad kita, pinapatawad ka ng Ama, Anak, at Holy Spirit. Tinuruan mo ang Diyos. Pinapatawad sa sinungaling. Pada. Mali yun. So, mali yun, kaibigan. Yung pahayag mo ngayon, yes. May talata ba kayo dyan o sarili mong opinion nyo? Personal opinion yes. Nyo? Yes, hindi susunod ang Diyos. Hindi. Wala sa ngayon, hindi ko may bibigyan kasi hindi ko ready sa talata yan. Bibigyan ka ng talata, hindi mo mapasunod ang Diyos sa'yo. Yung authority binigay sa atin. Yung tanong niya na ano, yung sinagot mo ngayon na hindi pwede na sila mabigay ng absolution dahil Diyos lang, meron ka talata nun? Ah, yes. Oh. Ano yes. Talata? Wait lang. Saan ko ba na ilagay yun? Saglit. Dahil sinunog na gani, na ganyan, na yung mga occult. Saan yan eh? Saan ko ba nilagay yan? Sandali. Tagal. Ano yung tanong mo? Sige, nalimutan ko yung tanong. Anong talata hinanap ko? Talata na ang mga isal sa mga ano sa mga apostol ay hindi binigyan ng absolusyon. Ano na? Sorry, ano yung tanong mo? Yan. Iulit yung tanong mo. Palot na lang, Radyo Diyan do? Dahil, I'm sure, wala sing talata. Ano, palohap ka siya? Follow-up question? Sige, go. Okay, aking balikan, follow-up, pero aking clarification ha, para magpatuloy ko. Dahil nilista ko yung itong punto niya, pero walang talata kahit isang nagsuporta. Sa sariling pahayag lang sa ganyan. Sabi mo, susang ayaw na ka ngayon na ang pagkumpisal sa mga apostol ay aral pala ng mga apostol dahil nabasa ko. Yes, yung kumpisal sa pare ay aral ng mga apostol pero hindi katulad ng aral ng kumpisal sa Katoliko na may absolution. Linawin okay. Ko, yes, sabi ko nga, yung confession, yung pare, tsaka yung forgiveness sa kasalanan ay biblical. Merong dalawa dyan, magkasama, yung pero hindi yung tatlong yung magkakasama sa isang talata na yung pare mismo. Dapat tayo lumapit doon para mabigyan tayo ng absolution na kahit na nagsisinungaling yung nagkukumpisal, pag sinabi niyang pinatawad ka ng Ama, Anak, Holy Spirit, pinatawad? Ano, napapasunod mo ang Diyos sa'yo sa taong binigyan ng otoridad na yon? Malaking kalapastanganan yan. Dahil sinangayon na ninyo
na yes. May aral pala ng mga apostol yung magpakumpisal. So, sa ayon ka, yung sabi mo kanina, hindi aral ng mga apostol ng magkumpisal, pero ngayon, sinayunan mo, na aral pala ng mga apostol, o yung kang nagkamali ka sa ay, sinabi mo kanina. Kasi malinaw sa opening speech ko, yung aral ng Katoliko sa kumpisal, yung aral nyo. Objection, yung aral Mr. Marijanda, objection. Yung aral nyo. Objection, brada. Sinulat tong unang punto niya, hindi biblical at hindi aral ng mga apostol ang kumpisal. Kumpisal. Oh. Yun lang ang pahayag mo. Wala nang dito na pare o magbigay ng apostolosyon, maul. Yun lang ang pahayag mo. Ha? Kasi dito ko, pangalawa, talon, punto mo. Sabi mo, kontra sa ebanghelyo ang kumpisal. Totoo yung pahayag mo kanina, isinulat ko na kontra ng ebanghelyo ang kumpisal. Yes na yes. Alam nyo kung bakit? Kasi bayad na lahat ng kasalanan nating kapatid. Sana nakikinig po kayo, no? Bayad na. Yung past, future, tsaka yung present na kasalanan natin, na transgression natin, mabayaran na ng ni Yahushua sa cross Calvary. Kaya sa pamagitan ng turo nyo sa kumpisal na ang magpapatawad ng kasalanan ay ang pare, isang malaking kalapastanganan. Dahil wala siyang karapatan, dahil hindi niya alam ano nasa puso ng tao para magpatawad siya. Para sumunod ang Diyos sa kanya na patawarin yung taong yan dahil sinabi niyang pinatawad siya ng pare. Mali. Isang malaking kalapastanganan yan. Pinantun niya ni Brother Jendo nga yung kumpisal ay kontra ng ebanghelyo dahil yun ang pahayag na ikalawang punto niya. Kung mabasa ko sa ebanghelyo ni San Marcos na may nagkumpisal, sabi mo, yung kumpisal ay kontra sa ebanghelyo. Kinantro mo ngayon, kung ating mabasa sa ebanghelyo ni San Marcos o Gospel of St. Mark na may nangumpisal sa kanya, sangayon kang sinungaling pa kayo? Hindi ako sangayon kasi hindi mo naiintindihan yung pahayag ko. Kaibigan, sir, sagot ako sa tanong mo, kaibigan. Hindi ako sangayon kasi nga ang tinatanggi ko, ang kinokontra ko, ang pinamamalian ko, kaibigan, yung lalapit tayo sa pare para ang pare ang magbibigay ng absolution. Brother John. Napunta naman sa lumapit na pare, ang dalawang punto niya, yun ang sinundan ko lang. Nilista ko, kontra sa ebanghelyo ang kumpisal. Tinanong ko siya, totoo ba yung sabi niya nga kontra sa ebanghelyo ang kumpisal? Tinanong niya nga kontra sa ebanghelyo. Kung mamasa ko sa gospel ni St. Mark, nga nag-aral si St. Mark, may sulat si St. Mark o San Marcos matungkol sa kumpisal. Alin ang ating panaluwaan? Asang ayon kang sinungaling ka? Ayun. Kung mabasa daw niya na nangaral si Marcos ng kumpisal, aaminin mo daw na nagsinungaling ka? Hindi, kasi nga kaibigan, ang pinamamalian ko. Teka bro, manindigan ka sa pare na may absolution. Wait lang, Marcumbao, manindigan ka as lalaki. Sabi mo kanina, hindi nagturo. So ang sabi niya, kung mabasa niya nagturo, aaminin mo ba na nagsinungaling ka? Kaibigan, pasensya na kung hindi ganun ka-detalyado yung pagkakapresent ko. Pero ang linaw sa mga pangalawa, pangatlo, pang-apat na pahayag ko na biblical ang confession. Galing nga kay June Ray yan eh. Sabi ko yan, biblical ang forgiveness. Biblical ang pare. Diba, sinabi ko na nga biblical, kaya yung sinasabi niya, sigurado kung mababasa niya yun. Pero ang ginagaranti ako hindi niyo mababasa, kasi pinagtagpi-tagpi nga yan, kaya yung pangalan, sa simula pala sinabi ko, pinagtagpi-tagpi. Yeah, brother. Kasi wala yan isang, kay, walang isang katuruan yan, walang isang talata yan. Mahaba yung pahayag niya, walang batayan. Nagkasalungatan na. Inamin na lang ngayon na biblical pala ang confession, pero sa unang punto niya, hindi biblical. Di nakasunatan ng iyong pahayag niya. Tanong po. Atin lang pabasa para sa mga nakinig. Pakibasa, Brother Jando, ang Marcos, Good News Bible lang.
Marcos 1:5. Ano yan? Good news? Good news Bible. To this English version. Mayroon ako dito. Okay. So, basahin na lang natin para sa paglilinaw sa mga ano. Ano yun, Marcos? Ano yun? O, dahil gospel yun. Marcos 1:5. Many people from the province of Judea and the city of Jerusalem went out to hear John. They confessed their sins and he baptized them in the Jordan River. Yes, men. Tama-tama. Ang ganda ng talata, kaibigan. Sabi mo, confirm mo, sa kalawang punto mo sa bayad na ang kumpisal ay kontra sa Ebanghelyo. Ang binasa ko, Gospel of ni St. Marcos, St. Mark. At si St. Mark, nag-aral ng kantisyon. Sangayon ka, sinungaling ka na naman. Noon, daw nagsisinungaling. Sangayon ako sa talata. Bautismo yan, inyay stand ko. Kaya nga tama, yung nasa John 2023, na yung kapatawaran na tinutukoy doon, bautismo. Mark 1:5 to, kaibigan. Suporta, so, tumutulong to sa akin. Talatang tumutulong sa akin. Objection. Ang sabi niya, bautismo, ang ipabasa niya, kung wala bang confess, nabasa, confess. Oh, tinatanggap mo ba, Brother Umbo, mayroon siya nabasa ang confession doon? Yes na yes, kaya nga sabi ko sa'yo, sa Acts 2:38, repent. Confession yun eh, repent and be baptized. Diba? In the name of Yahushua, anlinaw, kaibigan. Bautismo nga yun sa John 2023. Kaya nga, ngayon, binigyan mo pa ako ng talata, na ako dapat ang gagamit niyan, pero kayo na nagbubuking sa sarili nyo. Diba? Yun yung confession na sinasabi na tamang confession. Biblical ang confession, pero walang confession sa pare na magbibigay ng absolution. Walang ganong talata. Okay. Sundan na lang kaya. Sabi mo sa unang punto mo, kanina sinalat ko, kahit pa i-reply yung payag mo, sabi mo, hindi biblical ang confession. Samantalang ngayon, inaamin mo na biblical pala ang confession. Alin ang totoo? Parehas totoo yun. Maaring hindi ko nabanggit sa unang pahayag ko na yung aral ng kumpisal ng mga pare. Pero nilinaw ko yan sa pangalawa. I-rewind nyo yung video eh. Nilinaw ko yan sa sumusunod na pahayag ko. Ano sabi ko doon? Biblical ang ang confession. Biblical ang saserdote. Biblical ang pagpapatawad. Pero walang isang talata na lumapit tayo sa pare para mapatawad yung mortal sin natin, mabigyan tayo ng absolution. Yun yung wala. Kaya nga sinasabi ko siya, pinagtagpi-tagpi lamang itong talata para makagawa ng katuruan, makaimbento ng katuruan. Kaya nga sinasabi ko yan, di ba? Okay. Kaya nga, binubukin niyo palalo sarili niyo. So, sangayon ka na si San Marcos nag-aral pala ng confession ayon sa Marcos 1:5. Yes na yes. Okay. Yes na yes, sa bautismo. So, kaya nga, repent and be baptized eh. Paralel talaga dahil, sa bautism. Yes. Dahil nag-aral siya, sangayon ka nga hindi kontra sa Ebanghelyo ang confession. Hindi, yung confession, yung confession sa Diyos at sa bautismo sa pangalan ni Yahushua, biblical, at hindi yun mali. Ang mali, sa pari ka mag-confess para patawarin ang kasalanan mo, siya magbigay ng absolution. Sumunod ang Diyos sa kanya. Susunod yung Diyos sa pari. Blasphemy yun. Kaloob, sa Diyos, sa Mark chapter 1 verse 5. Sino ang kinukumpisalan ng mga tao? Si John the Baptist o ang Diyos? Sa Diyos. Oo, wala sinabi dyan sa pari sila nagpo-confess. Wala. Kung ako mabasa, brother, sabi mo sa Diyos nagkumpisal, kung aking mabasa, na si sa kang John the Baptist sila nagkumpisal. Sa ngayon kang nagsinungaling ka na naman. Ay, hindi. Kung aking mabasa. O sige, basahin nyo kaibigan. Okay, pagkimasa. Tapos nagbigay siya ng absolution ha. Nagbigay siya absolution ha. Uy, yung punto mo nga, sa Diyos sila nagkumpisal, hindi kan dyan di baptis. Yun ang punto mo. Time. Okay, brada. Magre-rebat ka, brada? Okay. Magtatanong ako, kapatid, brada dyan dito, after ni brada tata. Magre-rebat ka, brada? Okay, huwag may oras pa. Go lang, go! Rebat ka, brada, 10 minutes. Buhusin natin itong oras na ito. Andiyan pa si Bro Angel. Okay. Oh, andiyan pa si Bro Angel. Okay lang yan. Extension tayo ngayon. Extended tayo ngayon. Sige. Hanggang alas 4 tayo. Sige, okay. Brother Tata, go ahead. 10 minutes. Pero, pagtapos kong mag-rebat, nagtanong siya, pwede na ko
Una umalis. Oo, pwede na, pwede na. Pwede na. So, yun ha. Preliminary question ko kanina, na ang isang taong mamamahayag, pag walang sapat na batayan, ay isang sinungaling. Sinang ayuna niya. Dahil, ang pitong punto niyang isinulat ko, walang batayan kahit isang talata. Sariling opinion lang sa kanya. Ibig sabihin, inaamin niya, sinungaling siya na mahayag. Oh, kahit isa, yung pitong punto mo, walang talata kahit isang ginamit mo, batayan sa pahayag mo. Yung mahayag, parang chismis lang yung pahayag mo. Walang batayan. Sariling opinion lang yun. Kung dapat, hindi ka dapat paniliwalaan dahil wala kang sapat na batayan at inaamin mo na ang isang taong mamamahayag na walang sapat na batayan ay isang sinungaling. At tayo yan. Dahil wala kayong batayan kahit isang talata. Sabi niya, oh, inang punto. Kung sabi sa'yo, paghibuan at mag-insulat. Hanggang ito lang. Na mayroon simulo, pero hindi na natin yung sinulat. Hindi biblikal ang kondisyal at hindi aral ng mga puso. Yun ang unang punto niya. Pero sa panahon ng tinanong natin siya, sinayunan na niya nga, biblikal pala ang kondisyal. Nanalin ang totoo. Sabi mo, hindi biblikal. Ngayon, sinayunan mo nga biblikal. Malaking problema yun. May pwede rombong. Ha? Biblikal, sinangayon, pero may palusot siya. Hindi sa mga apostol, sa mga pare. Pero inaloob natin yung mga apostol, pare, sa pare, ngunit common prison. Saan ko ba mabasa na ang natanggap ng mga apostol? Common prison? Ha? Saan? Halimbawa, kailan natin makagamit ang common prison? Through baptism. Si San Pablo binanyagan Ananias. So, nasa kanya na ang common prison. Ngunit, pinatungan pa siya ng mga kamay ng mga apostol. Kumbaga, inarnin ko siya ng ordin ng mga apostol. Ay, saan mabasa? Acts chapter 13 verses 1 to 3. Yun ang gayong tapos siya pinatungan ng mga apostol. Naging pari na siya. Ayon sa Roma 5:16. Nangaral siya ng Ebanghelyo bilang isang pari. So, yun. Oh, kalusot niya. Kung punta na sa absolusyon. Sa pahayag niya, wala siyang binanggit na absolusyon. Direct to the point, ang sabi niya, yung confessal ay hindi biblical. Pero, in the long run sa mga tanong, sinayunan niyang biblical pala. So, ang pahayag mo, Mr. Bro, brother, nagkumbo, nagkasalungatan na. Sabi niya, at hindi aral na mapusol. At hindi aral na mapusol. Yun ang ginamit natin sa Acts chapter 19, verse 18. Na yung mga manampalataya mula sa Samaria at Galilea at sa Jerusalem, nagpunta sa mga apostoles at nagpumpisal sila na sila ay mga salamangkirong yung nag yung involved sila, nag-practice sa mga occult practices. Sino ang kinumpisalan? Mga apostol. At sino ang tumanggap sa kanilang mga occult practices? Occult paraphernalia? Lakip yung aklat? Ang mga apostol at sinunog ng mga apostol. Hindi ang Diyos ang kinumpisalan nila, mga apostol. Kaya sabi niya, hindi aral ng mga apostol ang kumpisal. Yan ang bilang pinanong ko siya kanina, totoo ba sabi mo na sa unang punto mo sa pahayag na hindi aral ng mga apostol? Kinanfirm ng hindi aral ng mga apostol. Tinatanong ko kung aking mabasa na ang mga apostol ay may nagsigagawa ng mga pagkumpisal. Alin ang ating paniliwalaan? Yung aking mabasa? O dahil tinanong ko siya, saan mabasa na ang kumpisal ay hindi aral ng mga apostol? Dahil yun ang binanggit niya. Dapat may talata siyang suportan. So tinanong ko, saan mabasa na ang kumpisal ay hindi aral ng apostol?
may talata pa siyang binigay, wala. Kahit pa siguro, abutan tayo ng madaling araw, walang talata makita niya. Diba? Malaking problema yung ating kapatid, ha? Sabi niya, walang aral, hindi aral ng mga puso, ang kapisal, pero walang talata. Sariling opinion lang. Parang chismis lang yun. Dahil wala siyang batayan. Niya, sinangayunan niya ang isang taong mamayag na walang batayan ay isang sinungaling ay nakampir natin ngayon na siyang namayag, walang batayan. Di ba? O, pinaloob ko, unang punto lang yan. Hindi, hanggang pangalawang punto pa ito, hindi na natin yun na pangatlo, pang-apat. Di ba? O, then, ating tinanong kung aking mabasa na ang mga apostol ay nag-aral patungkol sa kumpisal. Ang ayon kang sinungaling ka o alin ang ating panaliloan? Yung aking mabasa o sa iyong hindi mabasa? Ang sagot niya, yung aking hindi mabasa. Ano kayo, Hilos? Ha? Sabi niya, yung aking hindi mabasa, yun ang panaliloan. Ibig pa sabihin ni Bart Bro Martumbaw, yung aking mabasa na Acts chapter 19:18, mali ito. Ang sa kanyang hindi mabasa, iyon ang tama, ang iyon na totoo, ang dapat maniniwalaan. Ha? Malinaw naman yun. Pangalawa, sabi dito, kontra sa Ebanghelyo, ang kagisal. Kontra doon, no? Sabi niya, kontra ng Ebanghelyo ng kagisal. Yan na naman ang aking pinakonfirm niya, totoo ba yung pangalawang punto mo na kontra sa Ebanghelyo yung kagisal, kinanfirm niya yung totoo. Saan mabasa sa Biblia na kontra yung sa Ebanghelyo yung kagisal, walang talata. Diba? Wala siyang talata yung binigay. Pinaloob ko, kung akin mabasa sa Gospel ni St. Mark, na si St. Mark ay nag-aral ng kumpisal. Ang kalusob niya ay sa Diyos nagkumpisal. Ating basahin. Iyon ang kalusob niya. Dito tayo sa Good News Bible. Ang kalusob niya sa Diyos nagkumpisal. Yung kalusob niya. Ating basahin na. Many people from province of Judea and city of Jerusalem went out to hear John. Sino ang pinuntahan nila? Si John. They confess their sins. Sino ang kinumpisalan nila sa kanyang kasalanan? Si John. Pero sabi ni Martin Bell, ang Diyos ay kinumpisalan. Ha? Oh. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka na naman. Na ang mabasa natin, sino ang pinuntahan nila? Si John. Sino ang pinupisa lang nila? Ating basahin ulit. Kanya, sabi niya, yung pag-unawa ko mali. Hindi na ako nagbigay ng pag-unawa. Verbatim ito eh. Letter for letter ito. They confess their sins. Sino ang kinagisal? Pinagsabihan sa kanagisalan? Si John. And here baptized them in the Jordan River. So, si John, palusot ni Brother Mark Umbaw, ang Diyos kinumpisalan. Kaya sabi niya, ay hindi naman yung nagbigay ng absolusyon. Sa lahat niyang pahayag, hanggang pituwa, siyang nabanggit niya, magkailangan magbigay ng absolusyon. Nawala siyang nabanggit. Direct to the point, yung punto-punto niya, punto-punto, walang punto. Di ba? So, kung para sa kanya, panglawang punto niya, kontra sa Ebanghelyo ang kumpisal. Tinanong natin saan mabasa na kontra sa Ebanghelyo ang kumpisal. Walang talata. Pero nabasa natin na ang Gospel of St. Mark, nag-aral siya patungkol sa kumpisal at si St. John the Baptist ang kinumpisalan ng mga taga-Hudiya at taga-Jerusalem at binabautismuhan. So malinaw. Ibig sabihin ngayon, kami sa punto per punto ang dapat paniniwalaan dahil may batayan kami. Si Brother Mark Umbaw, hanggang, hindi pa na, napay karugtong dito. Kontra sa Ebanghelyo ang kumpisal dahil
pinatawad sa cross ni Kristo. Hindi na ako nakatanong dito, nagbutan tayo ng oras. Kaya problema na to. Kung tanongin natin siya, pinatawad. Okay, Mark Umbao. Yes. Tatanong ka sa kanya ng 10 minutes. Yes, okay. Unang tanong ko, Brother Tata. Unang tanong ko, Brother Tata. Halimbawa, ikaw, Brother Tata, nakapatay ka dahil nagdilim ang paningin mo. Sobrang pinagsisisihan mo na yung nagawa mong kasalanan. Kaya pupunta ka sa simbahan para magkumpisal. Kaya lang, namatay ka eh. Papunta ka pa lang na may nangyari, maaring may isang kadayan, nasagasaan ka, nabaril ka, or na inabol ka nung kamag-anak nung napatay mo. Ano ang mangyayari sa iyo, kaibigan? Na hindi ka nakapagkumpisal, pero kalooban mo na, gusto mo na magkumpisal, pero hindi ka nabigyan ng absolution, ha? Linawin ko lang, kaibigan ha, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka nabigyan ng absolution, pero gusto mo na maghumingi ng tawad, pinagsisihan mo na talaga yung nagawa mong kasalanan, talagang alam, kinasusok na pinagsisihan mo. Ito, Brad Jando? Ano mangyayari sa'yo? May impyerno ka maliligtas. Ano yan, Brad? Ang tagal na magka-tugpa sa kanyang tanong, Brother Rombaw, hindi na yung problema sa iyo, problema yun sa akin. Yung tanong mo ay hindi yun. Pero understand mo kaibigan doon, Mr. Moderator, sagutin niya tanong mo, ligtas ba siya o hindi? Dahil yung tanong mo, halimbawa lang yun, sarili mong opinion yun. Dapat itanong mo, Brother Tata, sabi ko kanina na ang professional ay hindi digital, yan dapat ang tanong mo. Mr. Moderator, hindi ka magtanong na bagay sa halimbawa. Halimbawa na yun, ay walang problema yun. Halimbawa lang yun eh. Dapat magtanong ka sa mga pahayag mo. Ano paniniwala mo kaibigan? Ano paniniwala? Sige, next question na lang kung di mo masagot kaibigan. Okay. Okay. Next question kaibigan. Aamin ka ba kaibigan? Pag nirewind natin tong video na to, nabanggit ko biblical ang confession, ang pare at ang absolution, pero wala isang pinagtagpi-tagpin talata para mabuo ang katuruan ng Katoliko tungkol sa kumpisal sa pare. Aamin ka ba nagsisinungaling ka? Oo o hindi? Hindi ko amin. Dahil yung pahayag mo, isinulat ko. Kahit pa i-replay yun, yes. Yun ang pahayag mo. Nasabi mo, unang punto, ang kumpisal ay hindi biblical at hindi aral ng mga apostol. At kayo na ang ang sagot mo, biblical pala. So ito, kayo ang nakamil sa mga pahayag mo. So, next question, kaibigan. Ano yung talata mo nag-confess kay John? Anong talata? Double check ko lang. Marcos 1:5 Good News Bible. Ano yung nagkonfisal si ano ah kay John the Baptist? Oh. Nagkonfisal Mark 1:5. Mark 1:5. Nako po. Talaga naman no. Kata lang, next question ko. Naniniwala kayo kulang yung redemption, yung pagtubos ni Yahushua sa cross of Calvary kasi kailangan pa tayo magkumpisal sa pare? Ganun ang paniniwala niyo kaibigan? Ay wala yun, out of topic na yun sa topic mo. Kumpisal lang yung topic mo na bakit napunta kayo sa redemption? Kaibigan, andun yung kumpisal ha. Anong out of topic? Andun yung kumpisal, moderator. Paano out of topic? Sabi ko, kulang ba ang pagtubos ni Yahushua sa cross of Calvary kasi kailangan natin magkumpisal okay. Sa mga future sins natin? Oo, hindi. Magbigay ko ng talata, brother, dyan doon. Sige, continue. Okay. Dahil yon ang gusto niya, siya na ang magproblema yon. Unang Juan, 1:7-9. Yon. Sige, bakong ba, follow up? Anong Juan, basahin niya? 1:7-9. 1:7? Kaya lang, hanapin niya 1:7. 1:7? Hanggang 9. Sorry, anong talata? Teka, timestamp, ano ha? Mr. Moderator, oras ko pa yun to ha? Sandali. Ano yan? Yung personal talata, pumuntalik sa pahayag mo. Ano yung talata mo, kaibigan? Unang Juan, 1 John 1:7-9. 1 John 1? Tama ba ako? 1 John 1:7-9. Papahinto ng oras, kaibigan, ha? 1 John 1:7-9. Yes. Hinahanap ko lang sa ano ko, sarili lang, kaibigan. Ngunit kung tayo ay nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Nililinis tayo ng dugo ni Yahushua na kanyang anak.
Asan dito na ano? Patuloy sa outside ng B. Patuloy sa outside ng B. Okay, sige. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, yes, ay dinadaya natin ang sarili at katotohanan. Tama, nagkakasala tayo, tama? Sa 9, kung pinapahayag natin ang ating kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawar. Siya, hindi pare ah, siya okay. Ang kasalanan tayo'y nililinis ng lahat ng kalikuan. Linawin ko kaibigan ah. Yeah. Sandali lang. Dahil aki yung talata, aki ang magbigay ng pagliwanag. Hindi, may tanong ako, magtatanong ako kaibigan. Huwag kang magbigay ng paliwanag, palaot tanong. Magpapaliwanag ako, okay? Yung sa, nabanggit dito kaibigan yung blood of, ano, nililinis tayo, nililinis. Ano yung tinawag mo ibig sabihin na nililinis? Present progressive, nagpapatuloy. Naintindihan nyo ba yung nililinis ay past progressive? Naintindihan nyo o hindi? Okay, yung nililinis, of course, past tense, tapos na. Sa dugo ni Jesus. Pero basahin mong otso, pag ang isang tao ay imaangkin na walang kasalan ay isang sinungaling. Man, tama naman eh. At yun, para sa iyo, di na kailangan ng kumpisal dahil nilinis na tayo ng dugo ni Kristo. Pagdabol sa versikulo 9, magkampis tayo. Next question, kaibigan. Sumasalungat, tas pahayag mo. Next question. May sinabi ba akong huwag tayo mag-confess sa Diyos? Kasi sa kanya to, confession sa Diyos to, hindi confession sa pare. May sinasabi ba ako, kaibigan, para malaman natin nagsisinungaling kayo o hindi? Okay. Sinasabi ko ba na mali ang confession sa Diyos? May sinasabi po ba ako? Meron o wala? Kung basahin natin ang Greek in which the New Testament was written, walang Diyos mabasa dyan sa Greek. Pero granting sa common version of the Diyos Bible may Diyos. Pero sumasalungat nas aral pahayag mo. Sabi mo na nililinis na tayo sa dugo ni Kristo sa cross. Kung nililinis na, wala ng kasalanan. Bakit sa otso, ang taong maamin na siya wala kasalanan ay sinungaling? Di, nagkontradict na pahayag mo. At sa 9, kailangan magkumpisal. Di, nagkontradict na sa pahayag mo. Yung talata yon ay mahirap yung i-reconcile mo sa pahayag mo. Kaibigan, linawin ko yung tanong ko dun sa talatang binigay mo. Talata mo to, kaibigan. Sabi mo, nililinis ng dugo. Ang lang nilinis ng kasalanan, yung dugo, yung kumpisal. Ko ang babasa. Pero pagdating ng otso, dahil, yan ang dahilan, mahirap i-reconcile sa mga born again. Dahil nililinis na, wala na kasalanan. Bakit sa otso? Pag ang taong magsabi, walang kasalanan, sinungaling. Asan ibig, kailangan magkumpisal. Iba yun, nikontradict na sa inyong aral, na wala na kayo kasalanan dahil nililinis na kayo sa dugo ni Kristo. Kaibigan, may sinabi ba? Next question. May sinabi ba ako na pag nililinis ka ng kasalanan, hindi mo na kailangan magkumpisal sa Diyos? Maging honest po kayo sa mga nakikinig. May sinasabi ba ako na kapag tayo ay nilinis ng dugo ni Yahushua, ay hindi na tayo dapat mag-confess ng mga future sins natin sa Diyos? May sinasabi ba akong ganun? Meron o wala? Unang punto lang ni mo. Contradict na. Dahil ang punto mo, ang kumpisal ay hindi biblical. Diba? Sa ngayon, palusot na po kayo na nililinis ng Diyos. Pag-sure ba? Unang punto lang sa iyong pahayag, contradict na dahil sabi mo, hindi biblical ang kumisal. Di ba? Kahit pa i-reply yun ulit, yun ang isinulat ko. So nag-contradict ng pahayag mo, brother. Kahit pa nag-contradict, wala pang batayan. Kahit isang talata, wala kayong binanggit kahit isang talata. Okay. Yung said Mark 1:5, sabi mo kasi nag-confess kay John. Okay. Sabi, confessing their sins at okay, sa Tagalog, nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga Jerusalem at silang binautismuan niya sa ilog ng Jordan na nagpahayag ng kanyang mga kasalanan. May sinabi bang kay John? May sinabi ba, kaibigan? Yan ang mamasa ko. Ito, tinbasahin ulit sa Good News Bible. Hindi mo narinig? Tinbasahin ulit. Ha? Dahil yung ang Tagalog yung binasa mo, pero sa English ay confess, ha? Confess ang tinbasahin ulit, ha? Mark 1:5. Dahil hindi niya narinig ang ating binasa kanina. Many people from the province of Judea and the city of Jerusalem went out to hear John
Sino nalipta? Si John. Anong sinabi nila? They confess their sins. Sino ang pinagkisala nila? Si John. At binabautismoan sila. Basahin ko ulit, kaibigan. Magtatanong ulit ako sa Mark 1:5. Ito yung English sa King James Version, kaibigan. And there went out unto him all the land of Judea and of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. San yung confessing? Ano? Kay John. Asan doon, kaibigan? Wait, may mabasa pala sa King James Version, confessing their sins. Sino ang kinumpisalan? Si John. Assuming nyo. Sige na. Okay, next question. Okay, next question. Ito, kaibigan, balik ako yung mga tanong ko nakala. Okay? Okay? Yung ano ba, kaibigan, halimbawa, may nagkumpisal, kaibigan, nagsisinungaling, nagkukunwari lang na nagpapanggap lang na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, nagbigay ng absolution, papatawarin ba ng Diyos yun o hindi papatawarin? Brother, halimbawa lang yun, Brother Santos, sarili natin yung yun niya. Hindi yung problema sa kanya, problema okay yun sa pare. Okay lang. Tanong kayo ng visa, bakit hindi kayo magtanong sa mga pahayag mo ng 7 punto? Dapat sundan mo yung pahayag mo, yun nagamitin mo sa pagtanong. Tapos may sinabi ka pa, kaibigan, okay, saan ka makakabasa may talata po ba kayo na lumapit sa pare para patawarin ang mortal sin natin, makapagbigay ng absolution ng pare? May isang talata po kayong mabibigay? Meron po ba kayong talata na ganyan? Sa pahayag mo kanina, wala kayong nagbanggit ang solusyon. Ang sabi mo lang na ang kumpisal ay hindi biblikal at hindi aral ng mga puso ang kumpisal. Pero nabasa ko sa Gawa 19:18, ang daming pumunta sa mga apostoles at nagkumpisal at sinurrender nila ang kanilang mga yung mga occult paraphernalia, sinurrender at sinunog ng mga apostol. So ibig sabihin, may batayan po kami na ang kumpisal pala aral ng mga apostol. Pero ang sayo, hindi aral ng apostol, pero wala tayong binanggit na talata. So ibig sabihin, tayo ang sinunog. Next question ko, kaibigan. Malinaw ba sa kaisipan niyo, kaibigan, ang tinatanggihan ko, ang pinamamalian ko, yung pagbibigay ng absolution ng pare? Na malinaw ba sa kaisipan niyo, kaibigan, na ang pinamamalian ko, at tama ba talaga? Next question ko na lang pala yun. Malinaw ba sa kaisipan mo, sa kaisipan mo, kaibigan, na ang pinamamalian ko, yung pagbibigay ng absolution ng pare? Malinaw ba sa iyo o hindi? Time. Hey, bro. Musa, hindi na sagutin? Time na, brother.